part of the report that they give us is yung naging performance ng fund for the past 2 months or 3 months or for the past year. Ayan. Meron na tayong substitute currency na sumasayaw pag naririnig yung performance. Ayan. Hello everyone and welcome sa ating YouTube channel for another video. Kamusta Marion? Mabuti naman Sir Fitz. Kamusta sa lahat ng mga ka-Arky na nanonood ngayong dito sa ating video? Alright, so for today, ang pag-uusapan natin ay para sa mga nag-i-invest sa mga investment funds, no? Yung mga UITF at saka mutual funds. So ano yung topic natin today, Marion? Ang topic natin ngayon ay cumulative performance versus annualized performance. Ayan. So ito kasi nakikita natin to sa KIIDS ng mga funds na meron tayo, mutual funds or UITF. At ano yung KIIDS? Ano ibig sabihin nun? Yun. Key Investment Information Disclosure Statement. Ayan. Binibigay yan every end of the month. Oo. So, pag nag-i-invest tayo sa mga funds like UITF at saka mutual funds, usually, syempre, ina-update nila tayo kung ano na yung nangyayari. And part of the report that they give us is yung naging performance ng fund for the past 2 months or 3 months or for the past year. Ayan. Meron na tayong substitute currency na sumasayaw pag naririnig yung performance. Ayan. Ganun yata, no? Pag ano, pag nag-aasawa, biglang napapasaya pag sinasabi yung performance. Pinapasaya na yung sarili. Yan. Stress ba yan sa pag-aalaga ng baby? Ay, totoo yan. Overnight. So, oo, stress yan. Kamusta ang tulog? Naku, puyatan moments. So, anyway, ayan, no? Pag-uusapan natin, ano ba yung difference nung cumulative performance at saka annualized performance? And I think meron kang gustong i-share, Marion, no? So, habang hinihintay natin yung gustong i-share ni Marion, and I'd like to say na very important na tinitingnan natin itong annualized and cumulative performance before tayo mag-invest para alam natin yung expectations natin sa fund. And then also, kapag naka-invest na tayo, it's also a good way for us to see kung okay ba yung fund na nilagyan natin ng pera. Okay, so ito. Oo. So, backstory lang sa mga ka-Arky na nanonood sa atin. No? So, syempre, sa mga binibigay nating recommendation sa kanila, napakaraming factors to say na maganda o okay o fit sa'yo ang isang fund na gusto mong pasukan. No? So, isa sa mga factors na ating tinitingnan ay yung performance ng fund. And there are two types of performance, yung cumulative at yung annualized performance. Can you show us, anong fund ito, itong pinapakita mo ngayon? So, I see this is from BPI. So, this is a UITF. Yes, so, BPI Invest Premium Bond Fund. Okay, so bond fund meaning mga more or less mga conservative to moderate risk, no? Low to moderate risk si bond fund. Premium bond fund classification, intermediate bond fund. So medium to long term siguro tong investment na to. Okay, so pakita natin yung ano. We're not here to talk about the investment fund or the premium bond fund, but to discuss ano ba ibig sabihin nitong cumulative performance at saka annualized performance. Ayan, ako. Hindi na lang zoom in mo. Oo. Ayan, sige, zoom in pa natin. Oo, yan. Hindi, okay na yan. Okay na, sige. Sige. So, yan, no? Backstory lang. So, syempre, kailangan nating inform or isa sa mga factor na ating tinitingnan is yung performance ng fund. Tapos, may dalawang terms dito na parang, ano, no? Parang nakakalito or kakaiba yung cumulative or yung annualized na terms, no? Ayan. Sir Fitz, kung ikaw ba, anong, how do you differentiate yung dalawa? I can understand na ano no, nakakalito ito kasi una merong subscript na 1. So pag tinignan natin yung 1, ayun oh, returns are net of fees. So this is very important kasi syempre ang mga funds
may mga administrative fees, may mga management fees, etc. So at least ito, alam natin na ito na talaga yung net na makukuha natin. And of course, yung cumulative performance, yan yung pinaka naging gain mo for the span na pinapakita niya. So for example, ang common sa kanila siguro yung 3 years. So yung cumulative performance of the fund for the past 3 years is 10.04%, no? So ibig sabihin niyan, kung nag-invest ka sa kanya 3 years ago, yung investment mo nag-grow na siya ng 10.04%. So yun yung cumulative performance. And yung nakalagay na benchmark, usually this is the index. Kasi bond to eh, no? So ayan. Nako, sorry, may lumabas. Nakita ba 'yon? Oo, pero okay lang. Sino ba 'yung naka-indicate kung ano 'yung benchmark na ginagamit nila? Ayan, PPI Philippine Government Bond 1 to 3 year index. Ayan. So kung i-compare natin 'yan do sa BPI Philippine Government Bond, ang naging cumulative benchmark niyan ay 14.6%. So medyo nag-underperform itong premium bond fund for the past 3 years kasi nga 10.04 lang yung cumulative performance niya for the past 3 years. But of course, it doesn't mean na it's already a bad fund, no? Kasi correct. Yung SI, which is since inception. Yung fund has gained 98.03% since it started. So 61.11% lang yung naging growth nung benchmark ng Philippine Government Bond na 1 to 3 year index. So yun yung cumulative performance. Ibig sabihin, kung nag-invest ako ng 100,000 3 years ago, ngayon nag-increase na siya ng 10%, 10.04%. So probably yung investment 110,000 na siya. So yung annualized performance naman, ito yung as if magkano yung in-increase nung fund per year, every year. So yung 3 years, kung titingnan natin yung 3 years, ang nakalagay dyan ay 3.24% for the fund. So ang ibig sabihin niyan, kung nag-invest ako 3 years ago, after a year, nag-increase na siya ng 3.24%. Tapos for the second year, nag-increase ulit siya ng 3.24%. Tapos for the third year, nag-increase ulit siya ng 3.24%. So yung annualized performance, ito yung parang compounded annual growth rate. And CAGR, this is very helpful kasi magkano ba ang interest ng savings account ngayon sa BPI? Would you know, Mario? Interest 0.25 per annum? 0.25? Sabihin na natin na 0.25, no? So kung yung pera mo na 100,000, 3 years ago nilagay mo sa BPI savings account, magigain siya ng 0.25% every year. So for the first year, 0.25%. For that second year, 0.25%. For the third year, 0.25%. Kasi yun yung ibig sabihin nun, di ba? Kaya nga, 0.25% per annum. Ngayon, pag tinignan natin yung annualized performance for the past 3 years na 3.24%, syempre, mas malaki yung kinita ng pera mo kung nilagay mo siya dito sa fund na to. Kasi it's as if kumita siya ng 3.24% per year. So, kasi I understand na karamihan ng mga tao na nalilito, ano yung 10.04%? Ano yung 3.24%? So, yung 3.24% yung annualized performance, yun yung performance ng fund every year, each year, para pwede mo siya i-compare sa mga ibang investments, di ba? Kasi may mga investments na merong per annum ang binibigay na rate. Return. Ngayon, kung gusto mong i-compute na magkano yung overall na kinita ko for the past 3 years, so that's 10.04%. Hindi mo na kailangan computein pa yung paglaki ng pera mo for the past 3 years kasi pag 3.24% lang yung alam mo, ganun yung gagawin mo. So yung 100,000 plus 3.24%. Plus 3.24 for year 2 plus... Yes. Uh-oh. So patagal. So at least ang shortcut mo, tingnan mo yung cumulative performance, 10.04%. Ah, okay. So dagdagan ko lang ng 10.04% yung pera ko
yun yung naging performance siya for the past 3 years. So yun yung cumulative performance. And of course, yung calendar year performance, nakikita na rin lang nila. Then yung performance ng fund for that for that specific year. So since 2020 ngayon, 2020 ngayon, so 3 years ago, 2017, so for the whole year of 2017, 1.27% yung kinita ng fund. So yun yung nakalagay doon sa calendar year performance. So pag tiningnan natin yung isang fund, kunwari sinabi niya na nung 2017 kumita kami ng 3.20%. So alam mo na mas maganda yung fund na yun kaysa dito kasi sa 2017 1.27% lang yung gain niya. And usually ang calendar year performance, yan yung ginagamit ng mga articles, mga websites pag sinasabi nila na best mutual fund or best UITF for 2017. So yung calendar year performance yung ginagamit nila na data doon. So kahit na kulelat sila or sabihin na natin na wala sila sa top 3 for that specific year, kaya natin lagi sinasabi na titingnan pa rin natin yung past performance. Magkano yung average annual performance, annualized performance ng fund for the past 3 years, 4 years, 5 years, ayan. And yung cumulative, actually, para sa akin, maganda rin na tinitingnan yung cumulative performance. Lalo na yung since inception kasi that's an indication, katulad ng mga, lalo na yung mga long-term na funds, like mga equity funds, syempre, long-term yan eh. So, mas maganda tingnan. Yeah. Magkano yung, or ano yung naging performance niya for the long-term? Oh, sa akin naman, no, important no, sa mga naghahanap dyan kung saang UITF o mutual fund ang kukunin ninyo, pag tinitingnan niyo itong data na to, you also have to consider yung investment horizon na meron kayo. So, let's say, gusto mong bumili ng kotse in 3 years' time, so you need to grow your money at least 8%. And then pag kinumpara mo dito, based dito sa KIIDS na to, it's 10.04%. Oy, baka pwede, mukhang pwede tong fund na kukunin ko to to invest for my goal, which is to have a car in 3 years. Tama, tama. Or kung ang goal nila is at least itong investment na to ay makakapagbigay sa akin ng money to beat inflation. Sabihin na natin na gagamitin ko ng pera na to 3 years from now. Sabihin na natin na meron akong 200,000 na budget para sa isang European vacation, di ba? Oh, pero kasi 3 years from now pa. Pero yung wala nang virus nun. Wala na, 3 years na. Iba na rin yung presidente natin nun. So, itong 200,000, gusto ko lang siyang i-preserve. So, ibig sabihin, kailangan ko lang ilagay siya sa isang investment na matatalunin niya yung inflation. So, let's just say na ang inflation ay 3% per year. So, tingnan natin yung annualized performance niya na 3.24% for the past 3 years. So, again, so this is a good place to put my 200,000 kasi malaki yung possibility o yung potential niya na i-beat yung inflation so that after 3 years, yung value ng pera ko would still be able to afford, I would still be able to afford the European vacation na plano ko. Kasi ang goal ko lang talaga is to beat inflation. So, ganun ka-importante yung, ano, no, yung financial goal eh. Kasi, masisiraan sila ng bait kapag kinumpay nila yung mga iba't ibang funds, iba't ibang investments, di ba? Right. So, that's the better way to choose investments, nagsisimula siya dun sa objective mo. Ano ba yung goal mo? Yun. Oo. And good thing, no, yung mga banks, yung mga mutual fund providers, they provide us with this information, itong mga data na to, kasi this will be, sa atin, this will be our basis in selecting kung saan nga ba tayo mag-i-invest ng ating pera. Oo. Alright. So, I guess that's all that we want to discuss today. Yan. Kung may natutunan kayo dito sa ating video, then please give it a thumbs up and then share it to your friends. And please remember to subscribe to our channel. Ano ayan, si Adriel lang sanay doon eh, yung closing statement natin eh.
So anyway, mga ka-Arky, sana may natutunan kayo and maraming salamat sa pamanood ng video na ito. Alright, so thank you very much. Ayun, i-hit nyo yung notification bell. Ayan, para meron kayong notification kapag meron tayong bagong video. So that's it. So see you again sa ating next video at saka sa ating next live stream. So thank you, Marion. Thank you everyone for watching. Bye-bye. Bye.